Hello po, ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang batas tungkol ni Lolo at ni Lola, Senior Citizens Law. Ano ba talaga ang mga karapatan and mga privilegio ni Lola, ni Lolo? Sino ba talaga ang matatawag na Lolo? Sino ba talaga ang matatawag na Lola na may karapatan about sa batas tungkol sa senior citizen? Yun ang pag-uusapan po natin maya-maya. Promise. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang batas tungkol sa mga senior citizens dito sa Pilipinas. Sino ba talaga ang mga senior citizen? Ang sabi ng batas, may mga requirement yon. Una, kailangan citizen ka ng Pilipinas. Pangalawa, you must be a resident of the Philippines. And pangatlo, you must be at least 60 years of age. Tatlo yan, mandatory na makumply mo yung tatlo. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Hapon, dito ka nakatira sa Pilipinas, kahit na you are 60 years of age, residente ka dito sa Pilipinas, you cannot avail the benefits ng isang senior citizen. Same also if you're a Filipino but you are residing in America, hindi ka pa rin makakomply ng mga privileges ng isang senior citizen kasi mandatory ang mga requirements. Una, you must be a citizen of the Philippines. Pangalawa, you must be a resident of the Philippines. And pangatlo, you must be at least 60 years of age. But don't forget, sa mga dual citizen, they can avail the benefits ng mga senior citizen. Basta, sabi ng batas, you must be a resident of the Philippines for at least 6 months para makomply mo yung requirements ng batas and maka-avail ka ng mga privileges ng mga senior citizen. Ang question dito, ano-ano naman ang mga privileges ng mga senior citizen? Una, with respect to medical services, yung mga gamot sa pharmacy, so entitled kayo ng 20%. Okay? Sa gamot, sa pharmacy, pangalawa, doctor, dentist, yung mga professional fees nila, mga medical equipment, medical facilities, bayad po ng hospital, 20% discount po kayo dyan. But don't forget, kailangan nyong i-prove na you are a senior citizen na comply mo yung tatlo na mga requirements. So, ano yung mga proof? Una, senior citizen ID. Assuming wala kang senior citizen ID, any government-issued ID to prove na ikaw talaga yan. Kasi, pwede naman mukha kang 60 years old but yung age mo pala, 45 years old ka pa lang. Pwede rin na 60 years old yung age mo but yung mukha mo, 30 years old pa lang kasi may mga vitamins kang iniinom. So, kailangan i-prove mo talaga na makomply mo yung tatlong mga requirements. Any government-issued ID, pwede na yan. Una, yung sinasabi kong medical services, medical doctors, dentist, facilities, 20% discount kayo dyan. Domestic transportation. Kasi domestic transportation, sa taxi, jeep, MRT, LRT, kasama kayo dyan. Airplane, kasama din, but domestic lang. Meaning Manila to Cebu, Manila to Davao, within the Philippines. Kung pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng Amerika, hindi ka na entitled ng 20% kasi ang batas na sinasabi na dito with respect sa transportation is only domestic transportation. And pangatlo, yung tinatawag na hotel. Sa hotel, 20% din kayo. Hotel, restaurant, 20% din kayo. But don't forget, sa hotel, kailangan ikaw yung nakatira sa hotel. Hindi ikaw ang nagbabayad. Ikaw ang nagbabayad, kailangan ikaw din ang nakatira. So, may iba naman dyan, ikaw nagbabayad, tapos iba yung tumira. So, hindi yon. Kailangan ikaw ang nag-avail. Pangalawa, sa restaurants. When you stay sa restaurants, kailangan ikaw lang yung kumakain. Don't forget, ang mga privileges ng batas about senior citizen is personal and exclusive in nature. Ibig sabihin, kung pumunta ka sa restaurant, marami kayong kumakain dyan, ang 20% refers only sa pagkain na kinain mo, hindi sa lahat. Okay, for example, isang litson manok, kakain ka dyan, hindi 20% yung buong litson manok. Yung 1/4 lang ng share or 1/4 lang ng portion of the litson manok, yun lang ang 20%. Kasi yun lang kaya maubos mo. Hindi mo kaya maubos ang buong litson manok unless
ubusin mo lahat yun. Same also with the cake. Hindi buong cake ang 20%. Yung isang slice lang ng cake ang may 20% kasi yun lang ang kayang ubusin mo unless kainin mo lahat yun. Magka-diabetes ka pa. Okay. Another na mga requirements about sa mga privileges ng isang senior citizen, yung take-out. Don't forget sa take-out. Sa take-out, or yung tumatawag ka sa phone, mag-order ka ng pagkain, kailangan yung pagkain mo lang din ang pwede mong ma-avail ang 20%. So kung kasama mo yung apo mo, kasama mo yung mga kaibigan mo, yung 20%, yun lang sa'yo kasi ikaw lang senior citizen. Unless yung mga kaibigan mo, 20, senior citizen din, so you can avail of the 20% senior citizen's discount. Another, sa food, sa hotel, kasama na yan, yung sa utilities. Yung sa utilities, Meralco bill. Yung mga bill sa electric, 20% yun. Provided that, nagkapangalan sa'yo yan. And, hindi sosobra ng 100 watts, kilowatts per month sa electric per month yun. And kailangan naka-registered sa'yo. And sa tubig, hindi yung consumption mo not more than 30 gallon yata tawag doon or basta may 30 something. So, yun lang ang ma-avail mo na 5% discount. So, 5% discount sa tubig, 5% discount sa electric. But kailangan nagkapangalan sa'yo and hindi sosobra sa minimum na cubic meter na consume mo. And another na mga tinatawag na senior citizen sa mga concerts, kasama yon, recreation, sa sinihan, kasama yon. So sa mga arts, mga show dyan, kasama yung 20% discount. Basta ikaw lang. Kung may kasama kang bata, may kasama kang kaibigan or kinaibigan, o ano ba yan, hindi kasama yon. Basta unless senior citizen din yon. Kung ikaw lang ang senior citizen, kahit ikaw ang nagbabayad, kailangan sa'yo lang dapat ang ma-avail ang senior citizens discount. By the way, ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. And please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan po yan sa baba. And sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan din po yan sa baba. And for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And sa mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber na 0917-329-5353. Thank you po.